3, 2, 1, basa. Laksan ang boses. Sumagot ni Lois. Ibinibigay ko kay nanay ang kalahati at inihuhulog ko sa alklensya ang natitira ko dong panias. Diyos, tuwing umaga, nilagang mais at saging naman ang itinitinda na ni Kare. Luis, magkano ang kita mo, inikita mo sa pagtitinda ng Dario? Ito, hindi kayo doon din ang tingin. Medyo nabubulol ka sa pagbabasa mo. Anong naging problema kaya? Nahihirapan po akong intindihan. Alin dyan ang hirapan kang intindihan? Sa spelling ba o sa pagbasa lang? Sa pagbasa lang. Anong pamagat ng iyong binasa? Sabihin mo, nahihirapan akong... Okay lang yan. Sabi. At yan ay susolusyon naman natin. Okay. Sabi. Kasi... Spelling. Okay. Sige, salamat. Sige, ito, sagutin mo. Bakit na bubulol kapag nagbabasa? Kasi po, nahihirapan ko. Saan dyan ka nahihirapan? Saan parte? Dito sa Luis? Yan, Luis yan. Bali, pag hindi na Tagalog, nahihirapan ka. Sa English, nahihirapan ka? Opo. Saan ka mas nahihirapan? Sa English o sa Tagalog? English po. Kasi? Kasi po ang English po mahirap po. Mahina lang talaga? Willing ka bang matuto? Thank you.
wala po kami nung remedial for Project ABC at first, ano, parang maganda siyang pagkakataon para sa aming teachers para once again makapag-change ng buhay ng isang bata. Pero habang tumatagal na, napadami na ng padami yung ginagawa mula dun sa mga work plan, tapos ay mga scheduling ng activities. So nakikita namin na parang it will take so much time para sa aming mga teachers na meron ka pang hinahandle na klase sa umaga, tapos ay sa hapon, kailangan mo pang mag-extend ng extra time para makapagturo sa mga bata. Nakakalungkot isipin na itong mga batang ito ay nasa level pa rin ng, wala pa rin sa level ng grade 7. And sa ngayon, sila ay considered talagang wala. Paano ba natin maano yun? Wala talagang recognition ng mga letters, sounds. At yun yung pinaka masakit at mahirap gampanan as a remedial teacher kasi magsisimula talaga kami sa basic. Pero nung nagsimula na siya, nakita namin yung positive response ng mga bata at nakita namin yung need talaga nila para matuto. So, yun yung naging motivation para sa amin, para ipagpatuloy yung aming ginagawa. At sabi ko nga, hindi maaari na hindi ko kakayanin na matugunan yung challenge na to. Kasi may mga bata na nangangailangan na matutong magbasa. Bilang isang guro sa Pilipino, responsibilidad ko na matuto ang mga batang ito at bago man lamang sila umalis sa aking pangangalaga at makatungtong sa baitang ng walo ay marunong na silang magbasa. So ito po yung isa sa mga pinaghuhugutan ko ng lakas para pumasok po araw-araw. Yung makita ko yung mga bata tuwing alauna hanggang alas dos na natutuwa sila, masaya sila habang kami po ay nagbabasa. Pero nakita namin na parang ang iba sa kanila hesitant na sumagot. So naisip namin na parang gawin na siya na parang isang klase na lang. At ginroup sila for letters A, B, at C. Pero nag-focus muna kami nung una sa mga estudyante na nasa letter A. So ito yung mga estudyante na talagang we started from scratch. So minsan pati yung sounds ng letters, hindi pa nila alam. Ay, hindi lang tayo typical na nagpapabasa sapagkat gumamit tayo ng mga interaktibo at masasayang estratehiya tulad ng paglalaro habang nagbabasa. Sa ganitong estratehiya, nakapukaw tayo ng atensyon sapagkat nakababagot ang typical o simpleng pagpapabasa sa mga bata. Gumamit tayo ng bingo card na kung saan ang bawat batang nananalo ay nakakukuha ng puntos, gayon din ng mga mamunting insentibo. Well, they were having fun, pero at the same time, they were learning. So, nag-isip kami ng iba't ibang mga palaro. So, ang isa dyan ay yung piko, Scrabble, Wordscapes, lahat ng maisip natin namin na palaro just for them to be able to learn. At nakita namin na effective yon. So, naging enjoyable yung session. Iba't ibang games like hopscotch, word scrabble, snake and ladder, at saka yung dart. So, nakakatuwang isipin na pagkakalabas, masaya yung mga bata and at the same time natutusa. And one more thing, yung award or yung pagbibigay ng award, maganda rin yun kasi hindi naman dahil sa pagkakatapos ng lesson gusto nila yung award. Pero uuwi sila na may ngiti sa mga labi kasi sabi nila, bukas kaya anong meron aside from chocolates and candies. Yun yung maganda. Although, syempre, mahirap sa part namin kasi hindi naman maaaring games lang ng games and pare-parehong games ang aming pagagawa. So, ang mahirap sa part namin is ano pa more than that. So,
At first, okay, pero napansin namin na noong mga after two sessions, so ang mga estudyante for letter B, nauubos sila. So, minsan dalawa lang ang umaattend, minsan ay isa lang ang nag-aattend. At in-address namin siya kay Ma'am Alma Dimaano, ang aming head teacher. At ang naging naging motivation naman na ginawa namin sa mga bata is from time to time nagpe-prepare ang mga language teachers ng merienda para sa kanila. So, minsan kasi sinasabi nila na kaya hindi sila umaattend ay dahil sa wala silang pang-lunch or minsan naman wala silang pamasahe. So, the teachers, they dole out kahit sa sarili nilang mga expense, ang kanilang sariling pera para makapag-provide sa mga bata just for them to be able to learn. Ikaw ba ay kabilang sa ginawang remedial classes? Opo. Anong masasabi mo sa karanasan mo nung ikay nagre-remedial classes? Mahirap po, pero yung patagal ng patagal po eh, nagiging ayos na lang po. Pag sumali sa remedial doon, matututo ka kung magbasa. At pag ikay natutong magbasa, matutulong mo po yung magulang. Makakapagtapos ka rin po. Okay, ano yung pinaka na-enjoy mong ginagawa niyo dun sa remedial classes na? Yung paglalaro na may kahalong pagbabasa. Anong mga laro yan? Biko. Tapos bugtong-bugtong. Tapos spelling. Piko po. Na may kasamang letter na babasahin. Sa tingin mo, o sa base sa iyong karanasan, saan mas masarap matuto? Kapag ikay nag-iisa o kapag meron kang mga groupmates? May mga kasama po. Pag meron kang groupmates? O paano mo nasabing may groupmates? Gawa po ng para po may kasama at may katulong. Para naglalaro lang? Opo. Saan ba masarap, mas maganda mag-aral? Sa yung nag-iisa o yung may kasama kang groupmates? Yung may kasama pong groupmates. Bakit? Kasi po mas masaya po pag may kasama ng groupmates. Masasabi mo ba na nag-improve ang iyong pagbasa? Opo. Masasabi mo bang nag-improve ang iyong pagbasa? Opo. English ngayon, meron bang improvement sa iyong pagbasa? Opo, meron po. Kung sakaling meron remedial classes ulit sa grade 8, gusto mo bang sumali? Opo. Para lalo pa akong maging mabilis magbasa. Okay. Next year, gusto mo may ganun ulit na program para sa pag-develop ng pagbasa mo? Opo. Bakit? Kasi po, pag nagbabasa po, masaya po. Kasi masarap pong pakiramdam po nun. Oo, ibang-iba na. Ano? Tulad dati, parang takot ka magbasa. Ngayon, na-enjoy mo na. Opo. And sa pagbabago-bago ng session, magandang tingnan na ang bata ay nag-improve. And dun sa aming middle assessment, napakaganda and I can say na successful one talaga yon, kasi nakita namin yung a little, kahit hindi ganun ka-abrupt yung improvement ng bata, at least little by little eh nagkakaroon ng improvement yung mga bata. Habang isinasagawa ang intervention sa pagbabasa, kasama ng kasiyahan ay isang malaking hamon at may kasiyahang kurot sa damdamin ko, sapagkat nakatutuwang isipin na ang mga ganitong bata ay merong pagpupunyagi na matuto, sapagkat magagamit nila ito sa parang pang-araw-araw nilang pamumuhay. Pagkatapos ng aming intervention isinagawa, nag-aalala ang bawat isang guro, remedial teacher, sapagkat hindi sana doon natatapos ang pagbabasa ng mga bata. Naway maipagpatuloy ng mga magulang,
At sa bawat libreng oras ng mga bata ay patuloy pa rin sila magbasa, mag-ensayo, hindi lamang ng mga nasa libro, kundi mga, sa mga nakasulat sa paligid, sa mga produktong kanilang binibili. Sa gayon ay lalo pang mahasa ang kanilang pagbabasa. Doon naman namin nakita yung ngiti sa mga mukha ng mga magulang at yung pasasalamat. Pasasalamat nila na nakatulong kami sa kanilang mga anak sa kahit anong paraan na kaya namin. Yung masaya sila na uuwi yung mga anak nila na marunong ng magbasa. And so far, dun sa nakita namin na kanilang mga achievements nitong mga nakaraang sessions, so hindi man sila naging ganun kagagaling sa pagbabasa, still para sa akin, ang Project ABC ay isa pa rin successful na program kasi kahit papaano, may nadagdag sa kaalaman ng mga bata and at the same time, nadagdag sa isip ng mga bata na may pag-asa pa pala kung makabasa ng maayos. Salamat po ako dahil po ginawa nila ako magbasa. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako matutong magbasa. Salamat po. Dahil po tinuruan po kami ng pagbabasa. Ang masasabi ko po sa mga teacher, nagpapasalamat po ako kasi tinuruan po kami na mag-remedial kasi may natutunan din naman po kami. Tulad ng? Paglaro at pagbabasa po.